Hey guys! For now, let me share lang po some infos about me and Ish. So, yung channel po namin is medyo mahaba yung name kasi connected po siya sa kung ano yung situations na may mag-ina. MommyJES as single mom and Ishmael as special child. Ish is, since yun yung nickname niya, kinunay ko siya dun sa special kaya MommyJES special channel. And guys, ngayon pong November 29 is magsi-6 years old na si Ish. So, thank you so much po sa mga advance gifts na na-receive na ni Ish. So, sobrang aga and sobrang appreciated po. Kaya po ako naging single mom kasi daddy po kasi ni Ish is ayaw niya pong magka-baby. And hinayaan ko na lang po at lumayo na lang po ako para hindi niya ako i-pressure na mawala si baby. So, actually guys, foreigner po yung daddy ni Ish and Israeli po siya. Ayun, so hoping and one day, sana makilala pa rin siya ni Ish or kilalanin niya si Ish bilang anak niya. So, sikat na ang bahala doon. Anyway, guys, back to, noong March 8, 2015 po is, bininyagan si Ish bila ang binyag kasi kailangan namin umuwi ng province. So, kasabihan kasi ng mga matatanda, alam mo na, na kailangan ibinyagan na bago bumiyahe. So, ginawa ko na lang din po yun para wala namang mawawala. So, nung sa Santo Domingo Church sa Quezon City po siya bininyagan at may konti pong sala-sala sa Kenny Rogers sa SM North. So, thank you so much sa mga ninangs and ninangs and close friends na nakapunta. And nung naging mahirap po yung pinagdaanan namin, and nung before siya mag 1-year-old, nag-start na rin po akong umaten ng mga VTRs niya and ng mga events like fashion shows, photoshoots, and even taping. So, noon pong December 2015, so, yun po yung first join namin sa fashion show. And, nag-ramp-ramp kami doon, syempre. Ayun, so, June 3, 2016, yun po yung first taping ni Ish sa GMA7 na Por Senorita. Pero, unfortunately, hindi po siya nakuhanan ng eksena kasi madaling araw na at nag-pack up na. So, hanggang doon na lang. Pero, binayaran naman po siya. And, noong May 24, 2017, nagkaroon din po siya ng tawag at po naka-attend din kami ng taping para sa ang probinsyano. At, sabi po, anak siya ni Coco Martin. And, ayun, unfortunately, again, may balat siya sa puwet. Kaya, hindi na naman siya nakuha na ng eksena. Pero the whole day, nandun po kami. And bayad din po yon. And may sumunod pa po na ibang role naman sa ang probinsyana din. Pero hindi pa rin siya nakuha na ng eksena. So, alam niyo na. Ayun. So, yun din yung po yung way para mapa-check up ko siya. Kung ano yung condition niya. Kasi, nung kumuha kami ng medical certificate para sa dole permit, sinabi ka sa doctor na hindi pa siya nakakapagsalita gaano and hyper po siya, so nirefer kami sa neuro. And before po nung schedule namin sa neuro, so nag-research na po ako kung ano ba talaga yung pwedeng or possible condition ni Ish and sobrang sakla po kasi hindi lang po talaga siya delay. So meron po talagang something sa kanya. And na-confirm po yun noong July 14, 2017 ng doctor at na-diagnose siya na merong autism which kilala din po sa tawag na ASD, Autism Spectrum Disorder. At dahil po sobrang dami ng signs, halos lahat ng signs na sa kanya and sobrang hyper, so severe po ang condition niya, level 3 po. Ayun, and sobrang mahirap po at talagang hindi ko
explain kung gaano kabigat yung nararamdaman. So araw-araw kong umiiyak hanggang sa nung time na January 14 na birthday ko, 2018 po, is binoutcast po na po sa Facebook. Nagpost ako ng tungkol sa condition niya para at least alam na rin ng lahat. And ayun po, sobrang mas humirap yung situations namin. Kaya kahit anong racket, ginagawa ko na as long as kaya ko. And nandiyan yung gumawa ko ng homemade pastillas, polvoron, and yema na until now is click pa din. So marami pa rin nag-order ng aking special yema. So meron po akong video tungkol sa pagluluto ng yema. And check nyo na lang po. So, isa pa rin po sa malaking nakatulong sa pag-survive namin ay ang fundraising project namin na t-shirt for a cause. And marami pong nag-order, sobrang dami, at mga unexpected people na nag-reach out talaga sa amin at nag-donate. So, mas marami po talaga yung donations na na-receive namin and sobrang appreciated po. So, may nagpadala po talaga ng malaking halaga, like 10K. So, sobrang thank you. Alam ko sino ka. And may nagpadala ng 5K, 4K, 3K, 2K, 1K, 500, or even yung iba na kahit hindi rin ganon kaluwag sa buhay is nag-o-order din po ng t-shirts para lang talaga makapag-help sa amin. So, sobrang appreciated po yun. So, walang maliit at malaki. Lahat po yun ay isang malaking blessings. And even yung iba talaga nag-o-order para ipamigay. So, thank you so much. Thank you so much po talaga sa mga angels namin na patuloy na nandyan hanggang ngayon. Sobrang. Kasi Lord na po talaga ang bahala sa inyo. Kasi wala po talaga akong maibalik for now. And prayers na lang po. Lagi po kayong kasama sa prayers ko. And thank you for being part of our autism journey. So, thank you so much. And hanggang dito na lang.